Oh, kaya nakita naman ninyo yung bansang Korea, napaka-unlad niyan, di ba? Nagtaka nga ako diyan eh. Isipin mo, late 70s, oh, mga 1978, 79. Ah, una ako napunta riyan. May natakot ako eh. Sobrang dilim. Ha? At sabi ko nga sa inyo, lalanding pa lang yung aeroplano, nakatutok na yung mga kanyon, yung mga machine gun sa aeroplano. Kakabahan ka na, lumalanding pa lang yung aeroplano. Pagbaba mo ng airport, yung pinaka-airport pa lang nila nung bubungan pa lang. Mga kaibigan, wala pang tube noon eh. Maglalakad ka pagbaba mo ng aeroplano. Ang mga bus, naku po, tabingi, ha? Yung mga dadaanan mo, marumi. Doon pa lang sa airport, lintik yung mga taxi driver. Mga nakataas ang pantalon, ha? Nakachinelas. Parang dito nung araw sa Ninoy Aquino Sacuan, sa Manila International Airport, nung araw. Ganun din ang style yung mga nagkakagulo sa departure tsaka sa arrival area, yung mga taxi driver. Ang liliit pa ng taxi nung araw. Ha? Ang liliit. At tsaka matatakot ka eh. Sipin mo, nakasakay ka sa taxi, mag-isa ka. Biglang hihinto taxi. Magsasakay ng ibang pasahero. Ano isipin mo? Hold up to. Di ba? Yung pala, eh ganun sila. Kung magkano yung magiging metro mo, yun din ang babayaran nung ibang pasero. Halimbawa, ang metro ay 50 pesos. Oh, makakatatlo siya dahil 3.50 magbabayad sa kanya, magiging bayad sa kanya. Ganong kahirap pa ang sasakyan nun. Pero hindi ko alam na nagsisimula na pala silang mag-industrialize yung bansang Korea at that time. Pagka mula sa airport noon, yung Kimpo Airport, di ba? Bubungan lang yun eh, wala yun. Parang ano rito, waiting shed na hinabaan mo lang. Ha? Medyo nilakihan mo para ang tao may dadaanan. Merong immigration doon. Sinigawan pa ako eh. Dahil nung araw, pwede ka makapanigarilyo kahit saan eh. Sa airport, may ashtray doon. Eh, nakapila tao, yung mga kasama ko, humiwalay ako sandali kasi nakapila naman kami para manigarilyo. Malapit lang eh, may ashtray eh. Sinigawan ako nung immigration eh para pabalikin dun sa pila. Masusungit yung Koreano at saka ang sasama makatingin. O nung dumating na ako sa counter ng immigration, nakita niya passport ko. Napagkamalan niya pala akong Hapon, mga kaibigan. Eh, galit sa Hapon yan eh. Dahil matagal silang naging bahagi ng pananakop, di ba? Ng Japan, mga kaibigan. So, madalit sabi, ang itsura ng Korea noon. Sipin ninyo eh, pagbaba namin sa andilim, pati sa loob ng hotel, madilim ang mga ilaw, kukunti lang. Eh, yung tinuluyan pa naman namin, hindi naman hotel, kundi, ewan ko kung meron nakakatanda sa inyo nung YMCA. Ha? Meron din dati dito niyan eh, sa may tabi ng Manila City Hall, mga kaibigan. Oh, yun ang tinuluyan namin, mumurahin lang ang bayad doon kasi kasama na yun sa package nung ticket. Napakamura ng promotional ticket nung araw ng Korean Airlines. Sipin mo, round trip. Ha? At yung overnight stay mo sa Seoul, Korea, kasama na yung hotel mo at saka meron ka pang libreng dinner. Kaya lang, yung dinner na restaurant kung saan kami kumain ng dinner, hindi naman masarap. Ha? Hindi kami nasarapan. Pagbaba namin ng restaurant, medyo umikot kami sa mga, kasi nasa downtown eh. Oh, eh, puro lupa lang yung nilalakaran mo. Tsaka, para kang nasa Divisoria na madilim.
na ang ginagamit lang eh, mga ilaw na parang gasera, mga kaibigan. Yun lang ang ilaw nila. Marshallo yun. At walang ilaw. Pumunta kami sa isang tindahan, patay ang ilaw eh. Mga gasera lang ang ginagamit nila, mga kaibigan. Oh, akala namin eh, napakahirap na bansa. Yung pala, nagsisimula na silang mag-industrialize. Ang Korea, kahit saan ka tumingin, bundok eh, mga kaibigan eh. Ano yung industrialization? Yan ang hindi ginawa dito hanggang ngayon. Dapat talaga, ang mauupong, susunod na mauupong presidente, pag-aralan yan. Kaya umunlad ang bansang Korea at ang ibang mga katabi nating bansa, ang India. Kaya sila nakakagawa ng sarili nilang sasakyan dahil nag-industrialize sila. Ibig sabihin, nagtayo sila ng pagawaan ng bakal, mga kaibigan. Eh tayo, pinanggagalingan tayo nung mga ano ho, yung mga minerals na ginagawang bakal. Ha? Sipin ninyo, wala naman tayong sariling pagawaan, kaya yan ay inilalabas ng bansa. At pagka yan ay naging bakal na, at saka ibabalik dito para ibenta sa atin ng mas mahal, mga kaibigan. Oh, nakikita ninyo, minsan may mga malalaking cargo trucks. May sakay na mga parang mahahabang bara ng bakal. Yun eh, yung tinutunaw yun eh. Dito na lang gagawin para, ano na siya, finished product na siya, tutunawin mo para timplahan mo, depende sa paggagamitan. Diba? Eh ngayon eh, yung talagang gawa na mismo, nanggagaling na rin sa ibang bansa eh. Di katulad nung dati, pinapasok dito yung mga ganong bakal. Oh. Meron lang ditong timplahan. Ha? Tutunawin yun para timplahin. Depende kung anong saan mo gagamitin. Kung sa tubo ng tubig, di ba? Oh. Eh ngayon, hanggang ngayon, wala tayo niyan. Iyan ang nagpa-asenso sa mga dati ay mahihirap na bansa, mga kaibigan. Sipin mo, mas mahirap ang Korea sa atin dati. Ha? Mas mahirap ang buhay nila, mga kaibigan, sa mahabang panahon. Oh, eh tayo nga eh, nung bago maupo si Marcos eh isa tayo sa mga maunlad na bansa sa Asia. Sipin mo, napag-iwanan tayo, daig pa tayo ng Vietnam ngayon eh, mga kaibigan. O, hindi ho ba? Sana, yung susunod na administrasyon sa panahon ni Vice President Lenny Robredo, kasi kung iba, sigurado ito, lahat ng negosyo rito, ang may-ari na incheck. Ha? Mga kaibigan, hindi rin tayo magkakaroon ng sarili natin. Oh, eh dapat pag-isipan diyan yung paano makakapag-industrialize ang Pilipinas. Ang totoo niyan, kulelat na nga tayo eh. 'Di ba? Huli na eh. Huli na tayo. Sipin niyo, yun nga, yung sinasabi ko, 70s, late 70s 'yun ah. Kung hindi 78 ay 79 'yun. Yung unang punta ko ng Korea. Bae, pangalawa na punta ko sa Korea, mga kaibigan, early 80s. Mga 81, 82. Ha? Alam ba ninyo, mga kaibigan? Nagulat ako eh. Ang ganda ng airport. Yung sinasabi kong airport na yun, wala na ngayon yun. Mas moderno na ulit ang ipinalit doon, mga kaibigan. Ay noon, kasi nga dito sa atin, hindi pa ganun kaganda ang airport. Ang ganda na ng airport. At saka iba na.
ha, yung sinasabi ko sa inyong promotional ticket nila, nakabili pa ulit ako eh. Alam nyo kung saan na naka-check-in, hindi na sa YMCA. Ang hotel na eh, bagong-bago, Lotte Hotel. Mga kaibigan, ang laking hotel. Ang gandang hotel. Bagamat ang mga sasakyan, madalang pa rin. Mahirap pa rin sumakay. Mga kaibigan, napakatagal mong maghihintay ng sasakyan. Eh, pero ngayon, sumusunod sa Japan, baka merong pagkakataon, tinatalo na nila ang Japan, di ba? Sa paggawa ng mga sasakyan. Kung buong mundo pagbabasihan mo, baka mas maraming naibebentang sasakyan na gawa ng Korea kesa dito sa atin. Pero ganun pa man, isipin ninyo. UNLAD sila. Ilang presidente ang nakulong dyan. May nagpakamatay pa. Eh, itong babaeng ito, ang tatay nito, hindi ako nagkakamali, naging presidente rin eh. Ng Korea eh, mga kaibigan. Oh, ilan ang nakulong na presidente dyan? Baka hindi lang apat eh. Ha? Pagkatapos na, bago matapos ang term, nakukulong. Yung isa, nagpakamatay, tumalun sa bangin eh. Ha? Oh, dahil sa iskandalo, nagpakamatay na. Oh, mga kaibigan, eh dito, may naparusahan ba rito? Si Erap eh, kabababa pa lang ng sintensya, bakalain ninyo, pinardo na agad ni Gloria. At hindi lang yan. Ngayon, mas ang uso ngayon, wala nang naisasampang kaso. Ha? Dahil binabaliktad na nila ang papel ng ombudsman. Eh, bakit ba may ombudsman? Hindi ba para panagutin yung mga magnanakaw sa gobyerno? Di ba? Oh, yun po yun eh, mga kaibigan. Binabaliktad na nila. Nasa batas yung salin, hindi ka naman nila papayagan na. Ha? Gayong mandato sila na mag-provide ng kopya sa publiko. Yung sinasabi nila na eh, naabuso lang ito na iba eh, ginagamit pa sa extortion. Eh, that is another story. Kung may gagamit niyan, may ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, di kasuhan mo naman yun. May kaso naman ang iba, di ba? Para sa mga ibang paglabag sa batas. Oh. Eh hindi, ginagamit na katwiran yun para tanggalan ng pangil yung batas na magpaparusa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yun po yun eh, mga kaibigan eh. Binabaliktad nila eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pong nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screen na hawak-hawak natin ay mula po sa kay Vice President Lenny Robredo. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang alaala na ipinadala sa atin. Ho, meron nung nakasulat na mga text ito at ito ay napakagandang isabit sa ating dingding. Ho, maraming salamat po. May kasama pa ho yung iba at ito yung card na ipinadala sa atin, natanggap natin kanina. Alam nyo, itong mga ganito ay nakapagpapasaya sa atin eh. Sa mga edad natin ganito, hindi na mahalaga sa atin ng pere, di ba? Ang importante sa atin, yung pagpapahalaga. Kaya kami po ay tunay na nagagalak. Ho? Hindi lamang siya ang pinapasalamatan natin. Tayo rin, in return, nagpapasalamat tayo. Yan eh, pasalamat niya sa mga
sa simula pa lang ay sumuporta na sa kanya, tumutulong sa kanya. Ngayon, hindi man kami personal na magkakilala ni Vice President Robredo, eh siyempre, sino ba hindi matutuwa, hindi ba, na makatanggap ka ng ganyang ala-ala. Yun yung mga nakasulat sa text, eh, yung mga sumusuporta sa kanya na alam niya. Hindi ho ba, mga kaibigan? Tayo pa nga ang dapat magpasalamat sapagkat yung kanyang pagtakbo, ha? Yung kanyang pagpapasya na tumakbo bilang presidente, yan ang nagbigay ng inspirasyon sa ating lahat. Marami sa atin ang na-inspire, nabuhayan ng pag-asa, mga kaibigan, na meron pa pala tayong mga leader na handang harapin ang hamon para sa isang malinis na panunungkulan. Sabi ko nga sa inyo, ang credential ni Vice President Robredo, hindi mo na kailangang ipagtanong, makikita mo ito sa kanyang track record. Simula pa lang ay maging wala pa siya sa gobyerno, nasa public attorney's office siya, nagsimula siya dyan, mga kaibigan, gusto niyang umangat ang mga mahihirap. Hindi ba? Hindi ito sa salita. Naipakita niya ito sa gawa, hindi po sa pamamagitan ng salita, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang kaibigan, ang bawat kaibigan na